magpalang umaga na naman po sa ating lahat. It's me again, Roda V. So for today's video, mga kusina, ay babahagian ko na naman po kayo ng isa na naman pong recipe na talaga namang magugustuhan ng buong pamilya. So let's start. Ito ang ating mga ingredients. Ayan, meron po tayo ditong singkamas. Ay, singkamas doon. Kamyas. Ayan, already chopped na po siya. Hinati ko sa dalawa. Meron din po tayo ditong fresh na onions. Ayan, syempre ang ating ginger at ang sealing green. Ayan, di mawawala yan, syempre. At ang pechay. Malamang sa alamang. Ayan. So, syempre, hindi mawawala ang star of the day, ang tulingan. Ayan, tulingan. At ang fish sauce or patis. Ayan. Syempre, ang suka at paminta. Syempre naman, Coco Mama, unang piga. Fresh gata, charot. Syempre, ang ginisa. Syempre, meron tayo ditong mga condiments na mga herbs and spices, so optional lang siya, guys. Tara, magluto na tayo bago ang lahat for today's video. Yan, ayan, naglagay na po tayo dito ng pan at ilagay natin or ikamada natin dito yung tulingan, syempre together with kamyas. Ayan, hindi na ako nagkamali, ah, kamyas na. So ilagay na natin yung kamyas at yung tulingan. Alternate lang natin siyang ilagay para meron din sa may ilalim, para yung mismong asim ng kamyas is na manuot doon sa may isda or doon sa talingan natin. Ayan. So, tong recipe na to, guys, kung di nyo natatanong, is minana ko pa sa aking nanay. Ayan. At yung nanay ko naman, minana niya sa kanyang lola. Charis. So, tikman nyo na lang. Pero, ang gamit naman kasi talaga ng nanay ko dito is yung fresh gata talaga. Yung galing talaga sa nyog, yung binili mo sa palengke, ganern, yan. Yun lang talaga yung gamit niya. Pero, syempre, tayo kasi nagmamadali tayo. May pasok pa yung kakain, kaya kailangan nating dalian. So, maproseso talaga pagkaginataan. Kasi, hindi naman talaga ganito yung luto ni mama. Yung luto ni mama, guys, ay yung ipiprito pa niya, ipapaksiw pa niya, ganun. So, ito, papaksiwin din naman natin to, guys. Pero, hindi na natin siya ipiprito. Yan. So, nalagay na nga po natin ang lahat ng ingredients. At, papaksiwin po muna natin ito. Ayun. Para mas masarap at mas manuot yung konting asim dun sa may, sa may isda. Yan. So, takpan na po natin siya. At, isimmer po natin ng 5 to 10 minutes. Ayan. So, tatanggalin lang po natin dito yung mga excess oil. Then, nilagay na rin po natin yung patis. Then, takpan ulit natin at simmer natin ng about 2 minutes. Ayan. At kulong-kulo na nga siya, guys. Tanggalin ang mga excess oil ulit bago natin lagyan ito ng gata. Ayan. Tanggalin natin ang excess oil. Sabi nila, bad daw yan. Kasi nga, parang, hindi ko alam kung lansa ba, or ano, sa tinanggal niya yung lansa ng isda. Sa mga karne din, may ganyan eh. Pero, mas marami yung sa karne. Hindi ko alam kung ano. Pero, by the way, mapag-aaralan naman natin yan. Kasi, nag-aaral naman tayo ngayon ng cooking. Ayun. So, it's a good thing for that. Charots. Yeah. Ayan na talaga namang tuluyang kumukulo na ang ating pinaksiw na isda na gagataan. Ayan. Hindi pa nga tapos, di ba? Nailagay na po natin ang pechay. Ayan. So, dapat talaga may talong-tong nakasama. Kasi yung mga kasama ko talaga is di nagsisikain ng talong. Kaya yan na lang muna. Kasi masasayang din, di ba? So, ako naman kumakain naman ako. Pero, unti-unti lang. So, ayan. Haya po muna natin siya. Tapos, maglagay na tayo ng isang pack ng Coco Mama. Yan. Not advertised. Pero, bigyan naman. Sabi nga ni Nining Ray. Charis. So, ikamada lang natin ng maayos. At, idagdag na natin ulit ang pangalawang pack ng gata. Iyan. So, nasa sa inyo, guys, kung dadagdagan nyo pa to ng mga herbs and spices. Pero ako kasi, mas gusto ko na may added flavor, lalo na mga spices na maaanghang. Ayan. So, lagyan natin ng cayenne pepper.
kumukulo-kulo na siya talaga. Ang bango-bango na niya, guys. Sobra. Mukha lang hindi excited yung boses ko, pero ang sarap-sarap niya. Yun. Yun ang masasabi ko. Ayun. Tapos haluin lang natin ng konti. Tapos, ano. Tapos mag-twerk kayo. Charot. Ayun. Ang bango na kasi niya, guys. Alam mo yung may speechless ka na lang. Tapos gusto mo na lang kumuha ng kanin. Tapos, alam mo yung kahit di paluto. Tapos, lagay mo na lang sa top ng kanin mo. Bongganes. So, actually, luto na rin naman siya. Yung gata na lang talaga yung pinapakuloan natin ng gusto. Kasi nga, syempre, pagka hindi mo napakulo ng maayos yung gata, eh, alam mo na. Pabalik-balik ka sa bana nyan. Ganun. Ang bango na niya, guys. Sobra nakakapanghina. So, pwede po kayo maglagay ng mga added flavor like mga paminta na durog, ganyan, mga kung ano po yung mga spices na gusto nyo. Ako po kasi version ko to, then ayan po yung mga gusto kong ilagay. So, pwede naman. And pwede rin po kayo mag-comment kung sinubukan nyo po yung luto ko. And huwag nyo na rin po sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. At please, click the bell button below para lagi kayong updated sa mga bagong videos ni Life with Adorable. Ayan. Ayan na. Yung ganyang texture niya, guys, is talaga namang napakasarap na. Tapos pwede mo nang patayin, tapos pwede mo nang i-plating. Tapos lamon na, arat-arat na, ganun. Grabe. Speechless. So, wag nating tigilang halu-haluin kasi, guys, yung gata niya, pwede siyang manuyo. Tapos, pag nanuyo siya, magbubuo-buo siya, ganun. Tapos, baka mamaya maubusan na ng sabaw. Pero, guys, medyo okay na to at pwede na rin natin tong i-plating. Yan. Pwede natin siyang i-plating kasi kanina talaga. Grabe. So, heart-heart muna. Ayan. So, there you go. I-plating na nga natin ang ginataang tulingan. Ayan. So, sa mga nagugutom na dyan at manananghalian, kung mapanood nito ng tanghalian or hapunan, tara at sabayan niyo na po kaming kumain. Ayan. So, maraming salamat sa panonood ng aking videos, guys. Basta yun na yun. Basta mag-subscribe kayo. Bye-bye, guys. Love you.